Good morning, good afternoon, good evening. So, once again, Eduardo J. Andaya from the Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela, Office of the National Service Training Program. So, this time, ang i-discuss ko ay about gender and development. So, this is our the intended learning outcomes, no? Kung paano, saan iikot o ano-ano yung topic na, subtopics na dapat pag-aralan dito sa ating lesson. Explain the gender and development. Explain the issues in gender, differentiate the sex and gender, discuss the gender socialization, and then last, understand the school as a socialization agent. So let's try to figure out what is GOD or gender and development. Nakalagay dyan, development perspective and process that is participatory and empowering. When I talk about participation, equal participation both sides. What are the things, no, to give to explain, no, the equality, no? What is involved on equality? Ang involved dito is yung tinatawag natin gender. When I talk about gender, alam naman natin magkaiba ang sex sa gender. Mamaya malalaman ninyo ano bang pagkakaiba ng sex sa gender, no? When I talk about gender kasi, sige, bigyan ko na kayo ng pahapyo. Kaya nga tinawag yung gender and development is on the other side kasi alam naman natin na lalaki, di ba? Meron siyang kaya na laging sinasabi natin na hindi kaya ng babae. Stereotype. Baga, excuse me. Meron ding times na kapag ka si lalaki ginagawa ito, hindi daw kaya ng babae. So, medyo parang tinitingnan natin sa gender preferences na porket babae ako, hindi ko kakayanin yan. So, doon nagkaroon ngayon ng development in terms of gender. Gender and development. So, in terms of participatory, no, participation, in terms of tag dito, empowering, no, yan, empowerment, empowering the participation, no, binus yung democracy, hindi lang sa lalaki, kundi pati sa babae. Kaya kung mapapansin ninyo in terms of democracy, ang babae nakakaboto na, no? Kaya nung nagkakaroon na ng engagement through participation, it's because of giving empowerment, no? Na hindi lang lalaki ang may karapatan para bumoto, pati ang babae may karapatan na rin. So doon natin tinitingnan or doon ngayon nagkakaroon ng gender and development. Alam na mamaya i-discuss ko rin kung saan nag-ugat o ano-ano ba yung pinakatamang timeline kung paano umusbong ang equality or gender equality sa Pilipinas o paano na ipupush ang gender equality sa Pilipinas at kailan ngayon nagkaroon ng pag-usbong na nagkaroon ng participation ng babae, no? Alam nyo naman yan, eh, kahit hindi ko naman naisabihin yan, diba? Alam nyo kung sino o saan nag-start, no? May iba sa atin alam, yung iba may idea, pero malalaman nyo mamaya. Equitable. When you talk about equitable, unbiased, ibig sabihin, equal nga, eh. Diba? Kumbaga, ikaw, lalaki, eh, kung ano ang meron ka, eh, dapat meron si babae. Tama? Kasi dapat, hindi ka, kumbaga, hindi imbalance sa part ng dalawang ito. Kung kailangan, dapat equal. Sustainable, no? Kailangan sustainability. Bakit? Kung hindi magkakaroon ng sustainability, magkakaroon tayo ng problema sa gender and development. Kasi kapag pinabayaan natin at hindi nagkaroon ng different types of programs and projects in terms of GOD, so mawawala yung sustainable. So paano natin makikita yung development? Kaya nga may word na development, ibig sabihin, may na-talk about development, nandun yung exposure ng sustainability, no? Paano yung pinakatamang procedure kung paano magkakaroon ng development sa gender free from violence, no? Alam naman natin na nagkakaroon tayo sa pagdating sa porket babae ka, dapat diyan ka lang. So minsan kapag lumalabag ang babae sa ganitong uri ng patakaran at hindi nagugustuhan, nagko-commit o pumapasok sila sa sitwasyon na sila ay kinakawawa. May mga ganun si instances na mga babae talaga, lagi silang kinakawawa. So it's because of God, no? They are giving a free, no? Free way, no? Against violence. Kaya nga there's a lot of law, no, na makakapagbigay sa kanila ng protection
no? Especially yung 9262. 'Di ba alam niyo 9262, Republic Act 9262, yung tag dito, violence against women. 'Di ba? 9262 'yon. Iyon ay isang policy pagdating sa free from violation. Respectful of human rights. 'Di ba? When you talk about human rights, no, katulad ngayon ng napag-usapan namin kanina, karamihan kasi ng human rights is not codified eh. Minsan kasi it is form of morality. Kumbaga, kahit it is not subjective to on in written document, pero kasi alam natin kung ano yung mga karapatan natin. Ano yung karapatan ng babae, ano yung mga karapatan ng lalaki. Kaya nga, di ba, magkakaroon tayo ng pagkakaiba ng fundamental law at human rights. When you talk about fundamental, naka-codified. When you talk about human rights, although yes, some of the provisions is, especially Bill of Rights, is for an example of human rights. Pero, meron naman din kasi tayong karapatan na kahit hindi ito isinabatas, eh, ito ay part ng ating karapatan. Tama? Minsan kasi sumusunod tayo sa international human rights. International declaration of human rights, supportive of self-determination and actualization of human potentials. Alam naman natin na hindi lang dapat lahat lalaki ang dapat nagkakaroon ng development in terms of self-determination and actualization of potentials. Kasi alam naman natin ang lalaki, I mean ang babae, may utak din, no? Meron din silang kakayahan mag-isip, na hindi naman sinasabi natin na porket si lalaki lang ang magaling sa math, magaling sa siyensya, magaling sa kahit anong larangan na akademiko, si babae din ay kaya niya rin makipagsabayan at kaya niya rin i-develop yung tinatawag na self-determination at human potential, no? O yung potential. It seeks to achieve the gender equality as a foundational or a fundamental, sorry, fundamental value that should be reflected in development choices and contents that women are active agents of development and not just passive recipient of development, no? Hindi yung sinasabi lang, sige, ibigay lang natin to for the sake lang na sila ay magkaroon lang na, no. Kasi ang mga babae dapat talaga nagkakaroon sila ng karapatan. Kaya nga isinusulong ang karapatan ng feminismo, no? Ang teorya ng feminismo na kung saan ang babae mayroong boses, no? Excuse me. Merong boses at hindi lang ito basta-basta boses lang na binigay lang sa kanila. Yun ay isang karapatan at privilege at iba't pang mga pribilehiyo na tinataglay ng pagiging isang babae na matagal nating o matagal na na-attain ng mga lalaki na dapat pati babae magkaroon din ng mga ganitong uri ng karapatan. Pantay-pantay na karapatan, yung tinatag nating gender equality. Yun yung isa sa pinaka-main concept ng gender in development. So, yun. So, tatandaan natin, when we talk about gender in development, malawak, no? Pero ang isang punot dulo nito is to give a gender equality. Kasi yun yung fundamental value ng gender and development. Gender equality. So, these are the issues in gender. So, paano ba nausbong o umusbong ang gender in development? Paano ba umusbong ang gender in development? Because of the different types of issues in gender. Number one, patriarchy, gender ideology, gender inequality, and traditional gender stereotype. Patriarchy, alam naman natin, no? Hindi ito ko ba patriarchy? Lalaki lang daw ang may kakayahan na magbigay ng apelyido, no? Na kung saan, ang apelyido ng lalaki ginagamit ng anak at asawa. Yun yung isang liwi ng pagiging isang MMO dito, pagiging pinuno as a patriarch, no? Patriarchal. So medyo nagkaroon ng problema doon na ngayon is because of this type of issue na ngayon na meron na tayong sariling policy ngayon na pwede nang gamitin ni babae ang apelyido niya para sa kanyang anak, no? Pwede niyang ang babae pwedeng i-maintain ang kanyang apelyido na sa kagustuhan niya kung papalitan niya kahit kasal sila, ha. Meron nang gano'n na nasa kanya kung papalitan niya ang kanyang apelyido o i-retain niya yung kanyang pagkadalaga na apelyido, yung maiden name na sinasabi. So, yun. Next, gender ideology. Alam naman natin gender. When you talk about ideology, it is form of ideas and beliefs na sinasabi natin na pagkababae ka, dapat dyan ka lang sa bahay. Tagalaga ng bata, tagaluto, di ba? Yun yung mga gender ideology natin. Kahit noon pa man,
no? Kahit mga panahon ng mga ninuno natin na mga babae, eh nasa bahay lang. Nag-aalaga ng anak, nagsilbi sa asawa, di ba? It's because of this ideology, nagkaroon ngayon ng inequality. So, bakit nagkaroon ng inequality? Siyempre, hindi imbalance eh. Kung makikita mo, kung kahit mga panahon noon, di ba? Na kung makikita mo, karamihan sa mandirigma, sundalo, lalaki, no? Di ba? Hari, no? Ang namumuno is lalaki. So, medyo madalang lang yung role ng babae. No, kadalasan ng role nila, tagapagsilbi lamang. So, nagkakaroon ngayon ng inequalities because of the ideology. And then last yung tinatawag natin traditional gender stereotype. Ito pa. Ito pa isa. Oh, eh, keso, ano eh, babae ka. Hindi mo kaya to. Nai-stereotype ang mga babae. Hindi mo kaya to. Bakit? Eh, syempre, ako lalaki ako. Malakas ako. No, may nandito sa akin presensya ng pagiging masculine. Ikaw feminine ka, hindi mo kaya, mahina ka. So nagkakaroon agad ng stereotype. Hindi pa nga natin na sinusubukan, sasabihin na natin hindi kaya. Kaya yung isa sa commercial na Colgate ata 'yon, no. Nagbanggit ako ng product. Ano ba sa toothpaste na sumama siya sa isang laro ng lalaki tapos sinabi ng kalaro niya, "Babae ka, baka hindi mo kaya." Sabi ng babae, "Baka takot ka lang na matalo kita." Diba? Gumanon yung babae. Kaya yung lalaki na challenge eh. So, mga ganong uri ng stereotype na alam naman natin when I talk about stereotype, ito yung mga sabi-sabi na maintain na, no? Nagkakaroon na ng tatak sa isipan ng tao na kung titignan naman natin eh, wala naman tamang basihan na sinasabi natin, eh, babae, mahina, ganyan. So, nagkakaroon tayo ng issues. So, ito yung mga issues pagdating sa gender. Kaya nga isinulong yung tinatawag na gender and development. So, what is the difference between the sex and gender and how do they differ? No, ayun, nalilito tayo. No? Siyempre, kailangan muna natin. Bakit hindi tinawag, sir, na sex and development? Ba? Dapat gender. Kasi when you talk about gender, kasi it is representation kasi ito ng behavior, no? Kung paano pinapakita, no? On what way pinapakita ng isang may sex. When I talk about sex, iyon yung biological, no? Sorry dun sa word na sasabihin ko. Halimbawa, when I talk about sex, it is categorized as male and female. Biologically, ang lalaki ay may penis, ang babae ay may vagina, tama? Ang babae ay may uterus, no? Ang lalaki ay may testes. Yun yung sex. Kasi lalaki, halimbawa, lalaki. Paano ko ma-determine na lalaki ako? Nang unang-una, yung aking physical appearance. Meron akong penis, meron akong testes, pero wala akong matres. Diba? So ito'y, ang makakapagsagot lang kasi ng sex is siyensya. No? Siyensya lang makakapagsagot nito. Fix at birth. Bakit fix? Siyempre, pag pinanganak ka, meron kang ari. Sir, paano yung may, halimbawa, hermaphrodite? At paano i-determine ang sex nun? Siyensya din. Kasi may iba kasi when I talk about hermaphrodite, yun yung dalawang ari. Pero kasi titingnan ng doktor kung ano yung majority. Halimbawa, meron ngang penis, pero walang testes, pero meron siyang vaginal, no? At meron siyang ari ng pagiging babae. So, meron siyang dibdib. So, makikita mo, hermaphrodite siya, pero ang majority sa kanya yung pagiging babae. Kasi based doon sa kanyang majority kung ano talaga o ano yung pinaka-sex niya, no? Does not change across time and space, no? When you talk about does not change, kahit patanggal mo yan, kahit palagyan mo ng bago yan, artificial pa rin ang labas noon, hindi yung natural. So, hindi pa rin mababago kahit balita mo yan kung ano-ano. Intindihan, equally value. Kung meron akong ginagamit to release the waste, ganun din sa babae. Nagre-release din sila ng waste. Diba? Yung ihe, yung dumi nila, ganun din naman akin. Kaso magkaiba lang kami dahil, yun nga, sa penis and then sa vagina. Magkaiba tayo ng reproductive organ. Diba? Ng sex organ. Diba? Next, when I talk about gender, ito yung representation ng masculinity and femininity yung sinasabi ko kanina. When I talk about when I talk about masculinity, halimbawa, sex ko is male. So, ano ba yung masculinity ko? Ikli buhok, nagdadamit ako pang lalaki,
nakikipagbarkada ko sa panglalaki, mga lalaki, di ba? Pagka babae naman, femininity, may babaeng ari. So ang kilos ko is bang babae. Femininity nga eh. Famine, ibig sabihin, pagiging famine, ibig sabihin pagiging babae. Kasi based doon sa aking kinikilos o kinikilos ng isang babae na may hikaw, mahinhin, yun, tama? So doon madedetermine yung gender. Socially, culturally, and historically determined. Tama? Ibig sabihin, nakaka-adapt o naaapektuhan ang ating gender through social and cultural. Tama? Depende. Lalaki, halimbawa lalaki, sa ating mga lalaki, in terms of masculinity, tayo ay tinutuli. Sa babae, hindi naman tinutuli. Tama? Pero may iba kasing babae or ibang tribe na iba yung kanilang form ng pag-circumcise sa babae. Diba? Next, learn through socialization. Ayun, ito yung socialization. Halimbawa, when I talk about socialization kasi, it is a concept, no, on studying sociology, the study of society, no, the study of current society or study of institution. Ibig sabihin, socialization is a process. Process yun. Ibig sabihin, paano nakikipagsalamuha ang tao sa society through socialization. Ibig sabihin, natututo tayo is because of the socialization. Halimbawa, it's because of this gender, masculinity, natututo akong makipag-socialize sa mga lalaki. Halimbawa, nagba-basketball kami, nag-EML. Tama? No, halimbawa, nagbabay. Tama? Sa babae naman, naglalaro ng manika, naglalaro ng ganyan, ganito. So, na makikita natin yung ating, kung paano natin ipinapakita yung ating gender preferences. Naintindihan? Various over time and space, no? Pwede nating baguhin, no? Unlike kasi kay sex fixed and unequally valued masculinity as the norm. Yun yung isa. When you talk about lalaki o masculinity, lalaki ang pinaka mas mataas ang ano, ang nakukuhang rights. Yun nga eh. Kaya nga nagkakaroon tayo ng o binibigyan natin ng importansya yung tinatag natin gender and development to equally valued yung sinasabi. Naintindihan? So alam niyo na kung anong pagkakaiba ng sex and gender. Kaya kapag gagawa kayo ng form, pag gender ang ilalagay, sex. Kasi ang dinedetermine dito is yung male and female. Pag gender kasi, femininity, masculinity. Pero hindi yun basihan ng pagiging isang lalaki na physically, ano, ganito. Pero minsan kasi, pagka ino-open up nila, halimbawa, syempre may LGBT tayo, diba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na kung LGBT ka, karamihan kasi may mga kailangan natin maging sensitive eh. Kaya kadalasan, ang pinapalitan na imbis na sex ang gamitin nila, gina-generalize nila as gender para maisama yung kung ikaw ba ay kung ikaw ay hindi ka pwede i-classify as babae o lalaki. Diba? Kaya nga may nakalagay minsan sa forms kapag lalo na kapag pinapractice nila yung gender and development, no? Sa gender nakalagay others. No? Intindihan? Next, sex is biologically characteristic, while the gender is social character or characteristics. Biological characteristic, it means fixed. Kumbaga, it is it's because of our physical appearance. Yun yung sex. Gender is social characteristic. Nakaka-apekto rito yung tinatawag nating socialization. Yung pakikisama natin sa ibang tao. No? Next. Gender identity includes knowledge of large set rules, expectations for what boys and girls should wear, how they should speak and act, and their place in the overall structure and society of the society. Gender identity, yan yung LGBT. Yan. Boy, girl, LGBT. Diba? Yun yung gender identity. What is my gender identity? Oo, lalaki ako, pero what is my gender identity? Meron akong penis. Pero what is my gender identity? Boy ba ako? Girl ba ako? Diba? Gay ba ako? Lesbian ba ako? Diba? Pansexual ba ako? Diba? Yun yung mga tinitignan kasi. No? Pero ito tatandaan natin ha. Kailangan kasi, minsan kasi sa panahon ngayon, nagkakaroon tayo ng development pagdating sa gender and development. Kaya nga gender and development, diba? Magkaroon tayo ng tinatag natin sensitive, pagiging sensitive. Na hindi porket ang babae nagmamanika, I mean nakasuot siya ng panglalaking damit, iuhusgahan na natin siya as a lesbian.
ang lalaki, nakita lang natin na naglalaro ng manika, i-consider din natin as gay. No. Kasi kailangan natin i-include muna kung ano yung tunay na pinakamalalim na explanation kung siya ba ay may nagkakaroon ng gender crisis, no? Kung ano ba talaga siya, 'di ba? Kaya pero hindi natin pwedeng ihusga sa pagganon lang eh, sa kilos eh. Siyempre tinitingnan din natin minsan, ito ha, medyo meron ako natuklasan, no? Mas maganda i-determine ang gender identity kapag pagpapasok na yung romance, yung affections. Halimbawa, sabihin ko nagme-makeup ako, nagli-lipstick ako, pero hindi niyo ako pwedeng sabihin bakla. Kasi hindi niyo mapapatunayan na bakla ako. Masasabi niyo lang bakla ako kung ako ay nagmahal ng kapwa ko lalaki. No? Pero kapag nagmahal ako ng kapwa ko babae, hindi ako bakla. Kasi yun yung pinaka-normal way. Hindi ko naman sinabing abnormal way yon. Kasi sa panahon natin ngayon, kailangan natin maging sensitive eh. So, ginagawa na rin, karamihan dito, ninenormalize na natin mga ganong uri. Ngayon, kapag ka ang lalaki ay nagkaroon ng karelasyon sa lalaki, dun pa rin natin i-acknowledge na siya ay gay. No? Sa babae naman, ganun din, kung lesbian. It's because of affections and romance. Pero dahil lang, for the sake lang na nakita natin na nagsuot na siya ng ganyan, ina-act niya yung ganito, hindi yung magandang hindi yun yung pagiging successful na basis, no, to determine the gender identity. Naintindihan ba? Okay, next. Role or gender role can be affected by 1, race. Naapektuhan ang gender identity or role in terms of race, ethnicity, social class, religion, and geographical region. Race and ethnicity, lahi, pinagmulan, ethnicity, no? yung kung anong ancestry ka nagmula, minsan nakakaapekto yung gender role natin eh. Minsan kasi halimbawa, mga babae dito ginaganin yan or gumaganito o ganito yung way, diba? Kasi it's because of ganyan, dito yung traditional way ng races nyo or ng ethnicity group of ethnic groups ninyo. Naiintindihan? Halimbawa, sabihin ko nga sa inyo, ang babae, may ganung iba na ang babae, sinasama nila sa pagiging isang warrior. Kasi yun yung gender role o kasama sa gender role niya yun. May mga ganung uri ng ganung uri ng patakaran. No? Kasi naaapektuhan sila ng races at ethnicities nila. Social class, naaapektuhan din ang gender role. Kahit noon pa man, naaapektuhan na in terms of social class. Pag sinabi nating dato, yun lang. Wala tayong diniklarang dato na babae. Tama? So, dun pala makikita na natin yung gender role. Tama? Religion. Isa pa yan, religion. Actually, may iba pang mga religion na hindi nila ina-accept ang iba pang party, no? Or pag-usbong ng another gender identity. Kasi ang alam lang nila is boy and girl. Pero sa ibang Christian group, dinideclare nila yung tinatawag nating utopians or yung tinatawag nating happy Christians. Yun yung medyo tagilid, diba? At least ina-accept sila ng mga ganung uri. Pero yung iba kasi hindi nila tinatanggap. So nakaka-apekto rin yung gender role. Geographical region, isa pa yan. Kapag lalo na kapag open ang isang region, no? Kumbaga sa Japan is isang prefecture, no? Region sa kasi sa ating region eh, 'di ba? Per region. Yung minute ako about geographical, yung mismong area, kung ito ay siguro sabihin natin na ganito yung patakaran ng lalaki, ganito yung patakaran ng babae sa region nyo. So, naapektuhan din yung ating gender role. So, this 5 are affects, no? The gender role or gender identity. One gender role or one gender identity. Next, what is gender socialization? Ito na nga sinasabi ko kanina. Nakakaapekto kasi yung tinatawag nating socialization, no? Sa gender. Paano, sir? Ano ba ang socialization? It is a process by social norms, rules, and expectations are learned and is internalized. Ibig sabihin, ulitin ko, it is another concept of sociology na kung saan tinitignan kung paano natututo ang isang tao, paano siya nakaka-adapt sa environment. It's because of the socialization. Halimbawa, ako, di ba? No? Dati akong tahimik. Nung na-socialize o nagkaroon ako ng pakikipag-socialize sa maingay, nadadamay ako. May possibility na ganun. Kasi, nagkakaroon nga ng socialization. Natututunan ko yung mga previous way nila.
I mean yung current way nila. At na iniiwanan ko yung past norms and values na kinagisnan ko, o social norms na kinagisnan ko. Intindihan? It's because of the socialization. In gender, no? Nagkakaroon din tayo ng socialization. Kasi kagaya nga niya sinasabi ko kanina, di ba? It's because of the socialization, nagkakaroon tayo ng changes, no? Nagkakaroon tayo ng additional identity. It's because of the socialization, no? Kumbaga, ang lalaki, ito yun. Kumbaga, no, napasama ko sa lalaki, pre, basketball tayo. O tara, basketball tayo. Uy, girls, ano tayo? Ganito tayo. Diba? O, pagdating sa ngayon, nagkaroon tayo ng LGBT, o mga babae, no, mga, lalo na sa lesbian, uy, hindi lang ito pang lalaki, ito ay pang, ano rin, pang babae din. Tara, laro tayo. No? So, ganun. Naiintindihan ba? Okay. Next. Areas of socialization. When you talk about areas of socialization, no? Ito yung nakaka-apekto through socialize, no? Kumbaga, is because of the socialization, nagkakaroon tayo ng affections sa ating gender. Apektado ang ating gender. No? So ano-ano ba yung specific institutions? Ito yung tinatag nating institutions eh. Ano yung mga specific institutions na naapektuhan ng ating gender preferences? Number one, family. Church, mass media, school. Family, tatandaan natin, may ibang pamilya talaga na stricto pagdating sa gender preferences. May iba namang pamilya na tanggap nila kung ano man ang ano. Kasi it's because of the different types of norms and traditions or rules na ipinapakita ng pamilya kung paano nila i-exercise ang gender socialization. Church, yun yung sinabi ko kanina. May iba, lalo na sa Muslim, hindi nila tinatanggap ang LGBT. Ewan ko lang ha, pero pagkakaalam ko, hindi nila tinatanggap. No? Sa Christian naman, ganun din. No? Pero may ibang part ng categorize ng Christian na kinukonsidered nila ang tag dito, ang mga tagilid. Yung utopians, di ba? Yung mga happy Christians natin. Next, sa mass media. Nakaka-apekto yan. Malaki ang impact ng mass media pagdating sa socialization o gender socialization. No? Lalo na malakas ang maingay ang pagyabong ngayon ng social media. Social media, mass media, and different types of media. No? Especially, lalo na sa mga televisions na yan, malaki ang epekto niyan sa gender socialization. School. Yan. Kaya nga nagkakaroon tayo ng GAD or gender development sa school eh. Kailangan ma-practice natin ng equal rights pagdating sa babae at lalaki. So, gender fair education. So, alam naman natin, no, kailangan natin, in terms, lahat naman tayo nasa educational institution. Bakit ko napili ang, ba't namin napili ang gender fair education? Siyempre, para malaman ninyo na dapat, ang ginagawa talaga ng institution is dapat magkaroon talaga ng equality pagdating sa trato ng babae at lalaki. So, dapat, in terms of equality in the classroom, dapat hindi nalileft behind ang isang gender. No? Hindi nalileft behind ang masculinity. Hindi nalileft behind ang pagiging isang femininity. Dapat pantay kayo. No? Intindihan? Sa trato, lahat. Language. Tama? Ingat-ingat. Dapat ang language dapat naka-generalize at hindi ito naka-specify sa isang gender lang. Instructional materials, especially instructional materials na ginagamit. Kaya nga napapansin nyo sa NSTP, hindi kami nagbigay ng instructional materials na bias pag sa lalaki at sa babae. Ito ay naka-generalize, naka-equally part, no, sa lalaki at para sa babae. Core messages on gender fair education, no? Actually, dapat ang school natin, actually, kundi lang nagkaroon ng pandemya, ang PLB kasi, talaga nakikilahok na yan sa gender fair education. Kaya nga, limbawa, sa Rover Scout, sa RCYC, sa Virulent Tigers, yun yung mga volunteer, tag dito, NSRC groups ng NSTP, no? Especially yun sa ROTC, no?
Kapag ka once na nag-activity, laging tinatanong ng school na kung ilan yung lalaki, ilan yung babae. Kasi tinatansya kung ilan yung nakipag-participate. Dapat kasi lumalabas dito na dapat balance. At nakikita rito na hindi lang dominante si ganyan, hindi dominante si ganito. So, yun ay part ng God program. Intindihan? Dapat yun ay part ng ating God program na kung saan dapat ang activities and programs, especially projects and programs ng school, ay dapat ay pantay sa lalaki at babae. Sharing parenting, no? Sharing home management and sharing decision making. Shared parenting, no? Hindi dapat tayo nagkakaroon ng bias pagdating sa guidance. Na porket ang babae ganito, isa lang yung pag- dapat especially dati sa boys. At hindi lang dapat sa boys, dapat si girls din, binibigyan din natin ng parenting na hindi dapat nagkakaroon ng bias. Home management, no? So, home management, no? Kumbaga, alam naman natin, sa classroom naman natin, may tinatawag tayong classroom home management. Kasi ang classroom natin is kinukonsidered natin as a home. So, in terms of cleanliness, hindi naman natin pinalilinis agad sa lalaki o hindi natin pinalilinis sa babae lang. So, in terms of management or home management is, dapat ipatay sila ng task. Oh. At itinuturo natin sa kanila yung value na pagdating ninyo sa bahay, dapat ang maghuhugas ng pinggan ay hindi lang ganito. No? Kahit sino ay pwede maghugas ng pinggan. At ang trabahong ganito ay hindi lang trabaho ni ganyan. So, yun yung isa sa pinopokus ng gender and development. And then, shared decision making. Na dapat pagdating sa decision making, dapat hindi lang lalaki o babae ang nagdi-decision, dapat equally na nagkakaroon sila ng brainstorming at the same time yung product or output ng brainstorming nila ay nakabalance sa kung ano yung kanilang gender at hindi porket si lalaki ang dominante or si babae ang dominante, yun na, no, mali yun. Hindi makita yung fair education ng pagdating sa gender. Next, ito yung sensitive na sinasabi ko, no? When I talk about sensitive, dapat maging sensitive tayo sa iba. Hindi yung nagbibitaw tayo ng isang salita na mamaya natatapakan na natin, no, mamaya nakakasakit na pala tayo ng gender preferences. No? Medyo mag-iingat tayo sa ganun. No? Cares to give fair recognition of both genders. No? Pag magre-recognize, no, kung sakali man na tayo ay magbibigay ng, sa part ng teacher to ha, sa amin ha, kami kapag magbibigay kami ng advice, magbibigay kami ng ganito, ganyan, depende kung anong types of recognitions, no? No? In terms of yan, peers, no? Magmamahal namin sa inyo, dapat hindi yan, dapat pang lalaki lang o pang babae lang. Kasi alam naman namin na pantay-pantay kayo sa amin, sa puso namin, na dapat hindi tayo, o hindi kami dapat bias sa isa't isa, na porket favorite ko si ganyan dahil ganito, favorite ko si ganito dahil ganyan, no, mali yun. Avoid opposes language use that strict gender. Dapat iwasan natin yung mga languages na when you talk about opposes, no, yung bias, no, bias language, no, para lang sabihin na ganito, oy, mga lalaki, dapat kayo ganyan. No. Dapat binibigyan natin sila ng equally fair or sabihin natin fair hindi siya opposes messages or language. Na kung saan hindi natin nire-restrict yung kanilang gender preferences. Make proper address a must. Gina-generalize dapat natin ang address at hindi lang ito for girls or boys. Bring forth messages with sensitivity. Ingat-ingat tayo sa pananalita. Pag nagbibigay tayo ng forth messages, dahil unang-una, ang medyo delikado dito is yung pagdating sa amin, di ba? Dapat hindi kami nagbibigay ng mga medyo below the belt. Kasi, unang-una, kapag ka natatapakan yung inyong gender preferences at hindi maganda, dapat si ganito, ganyan. No, dapat hindi ganon. Avoid exclusionary expressions. And, treats all individuals with tact and sense. Exclusionary expressions, hindi lang talaga tayo dapat magiging yung bias in terms of giving expressions pag sa lalaki at sa babae. I mean, hindi lang tayo dapat magiging bias doon. Dapat, when I talk about, kasi when I talk about exclusion, ano lang to eh, it is exclusive for ganyan. It is exclusive for ganito. No.
dapat pantay-pantay dapat. Treats all individual with tact and sense, no? Alam naman natin, tact and sense, di ba? Ang babae, may karapatan din silang ipaunawa sa kanila yung kanilang self-determination. Especially, dapat sila ganito. Yan. At si boys, ganun din. Na dapat in terms of self-determination, no? Pagiging isang self-reliant, no? Eh dapat ipinapaunawa sa kanila yon na hindi lang ganito si ganyan. Dapat parehong both sides, tact and sense, di ba? Next. As a teacher, we play a major role in creating school environments that are free of gender bias. Yun yung sinasabi ko kanina. And in encouraging both male and female to reach their highest potentials in work and abilities. Hindi kami dapat kumukontrol sa inyong gender preferences. Dapat kami yung tumutulong sa inyong, no, both sides, na hindi kami dapat maging bias, no, na porket si lalaki marunong sa ganyan, siya lang yung tataratuhin ko pagdating sa ganito. No, dapat binibigyan natin ng equal, no, equal, no? Equitable, di ba? Intindihan? Okay. Isa pa. Ang pinupursue natin sa gender development is equality. Kaya tatandaan natin, we are not actually use our privileges and rights is because of our gender. Diba? Tatandaan natin yan. Ang focus ng gender in development is to give a equality and not, no, not to form new oppression na bakit si lalaki ganyan, bakit si babae ganito, no, bakit si babae may magna carta, bakit si lalaki may ganyan. Dapat bigyan natin sila ng pag-unawa or bigyan natin ng pag-unawa na wag natin idadaan or ilalagay sa sitwasyon na bakit may porket may ganyan na gano'n. No, no, ipaintindi natin sa kanila kung bakit. Naintindihan? Yun yung nagiging isa kasing issue, lalo na kapag ka sa trend porket hindi napaupo, di ba? Ipopose agad, no? Pagka once na masungit yung isa, ipopose agad, no? Dahil ganyan. Kasi dinadaan natin sa galit ng gender, no? Para i-insist lang yung ating privilege and right and our rights. Tatandaan natin, ha? Huwag natin ilalagay yung ating pagkasakiman pagdating sa privilege and rights is because of our gender preferences. Sabi ko nga, ang focus ng gender and development is to give equality, no? And not to form new oppression. When you talk about oppression, no? Nagagalit tayo sa isang partido dahil nakakalamang sila. Dapat hindi ganun dahil nga equal dapat. Intindihan? So maraming salamat sa inyo. So dun lang, ayun lang yung pinaka basic na dapat maintindihan natin sa gender and development. Sana meron kayo naintindihan, mga anak. So maraming salamat sa inyo.